Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating gawain o sa ating kapahayagan mula dito sa banal na aklat o sa Holy Bible. Mga kapatid, ating pag-usapan at ating pag-aralan, bakit kailangan mo tanggapin si Jesucristo sa buhay mo? At tandaan naman natin mga kapatid, hanggang sa panahon natin mula sa panahon ng Panginoong Jesucristo, maraming tao na ayaw kumilala sa Kanya bilang isang anak ng Diyos, bilang isang Diyos, bilang tagapagligtas. Nakakalungkot isipin pero kung yun talaga ang niloob para sa kanila, wala tayong magagawa. At tandaan naman natin, ang sinumang niloob ng Ama na makalapit sa Kanya ay yun lamang ay sa pamagitan ng anak. At tandaan natin, main reference, basahin natin mga kapatid, main reference 1:14-6. Sumagot si Jesus. Ito po sinasabi ng talata mga kapatid. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Yan talatang ito mga kapatid. Ito yung ating pag-uusapan at pag-aaralan. Napakalinaw na sinasabi ng talata. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. So bago tayo magpatuloy mga kapatid, tayo magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal ni Espiritu Santo sa nawa't sanawa. Amang Diyos, kami po'y dumadalangin sa oras nito sapagkat kayo po ang aming Ama na nasa karan ng langit sa pinakadakila at makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang aming Ama sa mahabagin, mapagpala, mapagtimpi, maibigin sa bawat isa. Ikaw ang aming Ama sang nakakita sa bawat ginagawa ng isang kaluluwa. O Ama kong Diyos, itinataas kita sa oras na ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at gabay ng Banal ni Espiritu Santo. Itinadalain ko rin po, Ama, ang bawat isa na nangailangan ng kaligtasan mula yung papawid, pandagat o panlupa man, nasan man naroroon ng isang kaluluwa. Itinadalain ko rin po ang bawat isa na nangangailangan ng pagkaing espiritual o physical man sa pang-araw-araw. Ito'y dinidulog ko sa inyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at gabay ng Banal na Espiritu Santo. Nawa, kapagkat patawarin niyo kami mga tao habang kami nabubuhay sa mundong ito. Ang lahat ito'y hiningit, tinadalangin sa inyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo sa nawa't sanawa. So mga kapatid, tayo muli nagbabalik na sa ating kapahayagan. Ang ating pag-uusapan, bakit kailangan mo tanggapin si Jesucristo sa buhay mo? At muli natin babalikan ang talata mga kapatid. Napakalinaw. 1:14-6. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Napakalinaw mga kapatid nung sinasabi ng talata. At nung panahong ito, mga kapatid, ito yung sinasabi niya sa 12 apostol. Diba? Ito yung nagtanong pa si Pilipe, ituro mo sa amin ang daan. Kaya sinabi ng Panginoong Jesucristo rito, ako ang daan. Ako ang daan, sabi ng Panginoong Jesucristo. So dapat, ang dapat nating lakaran, yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo, yun ang dapat nating lakaran, mga kapatid. Yung isang kalsada na nilakaran din ng mga apostol. Dito makikita natin sa Mateo 7:14, mga kapatid, na sinasabi, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon. Sipin nyo mga kapatid, kakaunti lang ang nakasusumpong niyon, yung pintuan at daang patungo sa buhay. Isipin nyo mga kapatid na isang makipot na kalsada, di ba? Isang makipot na pintuan, isang makitid na kalsada, tungo sa buhay. At yun ang dapat nating lakaran, mga kapatid.
yung itinuturo na daan sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, mga kapatid, kailangan natin pumasok doon sa pintuan na kung saan yung ibinibigay din ng Panginoong Jesucristo. Basahin po natin, mga kapatid, 1 Corinthians 9. Ito ang sinasabi, mga kapatid. Ako ang pintuan. Ang sino man pumapasok sa pamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Isipin niyo, mga kapatid. Ang Panginoong Jesucristo lamang ang pintuan tungo sa kaligtasan, tungo sa karen ng langit. Lagi ko sinasabi sa aking ibang mga nakaraang video, isang susi lang ang pangahawakan natin. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Isang susi na sa ang magiging tagapamagitan natin para makapasok sa karyan ng langit, mga kapatid. Ito yung daan na ibinibigay sa atin ng Panginoong Jesucristo na dapat natin tanggapin sa buhay natin, mga kapatid. So dito makikita natin, mga kapatid, sa talata, balikan natin yung talata, mga kapatid, na yung ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang ibang makakapagbigay sa atin ng katotohanan kundi ang Panginoong Jesucristo lamang, mga kapatid. Na sinasabi nga rito sa 1:8-32 na makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Basahin po natin, mga kapatid. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Isipin nyo, mga kapatid. Sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, magkakaroon tayo, makikilala natin yung katotohanan. At yung katotohanan ang magpapalaya sa atin. Which is ano yun? Sa paggawa ng kasalanan, mga kapatid. Oras na nalaman mo yung katotohanan, magkakaroon tayo ng kalayaan sa pag-iwas, sa paglayo ng paggawa ng kasalanan, mga kapatid. Yun ang magpapalaya sa atin, yung katotohanan sa pamagitan na ibinibigay ng Panginoong Jesucristo. So tuloy natin, mga kapatid. 1:17. Ano ba ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoong Jesucristo? Sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at katotohanan ay dumating sa pamagitan ni Jesucristo, mga kapatid. Pag-ibig at katotohanan ay dumating sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ito ang katotohanan, mga kapatid. Naparito ang Panginoong Jesucristo para ibigay yung pag-ibig, ipaalam yung pag-ibig ng Diyos sa ating mga tao at ipaalam sa atin yung katotohanan sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Napakasarap isipin, mga kapatid, na sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, pagmamahal na ibinibigay niya sa ating mga tao. Pagmamahal at katotohanan na ating matatanggap mula sa Kanya. So tinanggap mo na yung daan na dapat mong lakaran. Tinanggap mo na rin yung katotohanan at makakatanggap ka pa ng buhay na walang hanggan sa pamagitan nino, sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Dito mababasa natin sa 1:4 na mula sa Kanya ang buhay at ang buhay ay isang ilaw ng sangkatauhan. Isipin niyo, mga kapatid. Mula sa Kanya ang buhay at ang buhay ay isang ilaw ng sangkatauhan. Naparito ang anak ng Diyos para maging ilaw ng sanlibutang ito at magbigay ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya dito nagpatotoo ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid, na sinabi naman ni Jesus sa 1:11-25, gayto ang sinasabi,
ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Na sa pamagitan ng Panginoong Kristo, magkakaroon tayo ng buhay kahit na mamatay ay muling mabubuhay. Nakakalungkot man isipin, pero maraming tao na hindi naniniwala kay Kristo mula nung panahon nila hanggang sa panahon natin. Kaya nga, dito makikita natin, mga kapatid, no, kung paano maipaliwanag yung pagbabahagi, no, yung pagbabahagi ng salita ng Diyos, mga kapatid, sa mga taong hindi pa lubos na nakakaunawa at nakakalungkot isipin. Sabi ko nga na maraming reliyon, no, may iilang reliyon na hindi matanggap na ang Panginoong Kristo ay anak ng Diyos at Diyos, na sinasabi nila edi marami ng Diyos. Bakit? Hindi ba pwedeng gawin ng Diyos na meron siyang anak ng Diyos? Na magkaroon siya ng isang anak ng Diyos? O magkaroon siya ng isang bugtong na anak na nagmula sa Kanya? So dito, mga kapatid, no, sa pamagitan ng Panginoong Kristo, eh magkakaroon tayo ng buhay. Kaya nga, sinasabi rito sa 1:8-12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Na sa pamagitan ng Panginoong Kristo, hindi na tayo lalakad sa kadiliman. Bagkos, sa liwanag na tayo lumalakad sa pamagitan ng Panginoong Kristo, mga kapatid. Dahil napakalinaw na sinasabi niya rito, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay na magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Kasi isipin niyo, mga kapatid, no, Kung di mo tatanggapin si Kristo sa buhay mo, mananatili kang lumalakad sa kadiliman. Which is, hindi ko sinasabi in literal, which is spiritual ang tinutukoy rito ng Panginoong Kristo, mga kapatid. Bakit? Kasi oras na malaman mo ito, itong talatang ito, mga kapatid, na di nalalakad sa kadiliman, which is hindi ka na gagawa ng pagkakasala. Lalayo ka na sa paggawa ng kasalanan. Kaya sabi niya rito, no, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Yung ilaw na yun, yun yung spiritual ng salita ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Kristo, mga kapatid. At kapag tinanggap mo yung ilaw na yun, hindi ka na lalakad sa kadiliman, which is sa paggawa ng kasalanan, mga kapatid. Kaya tandaan natin, mga kapatid, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos Ama na nasa langit, na sa pamagitan ng Kanyang Anak ay magkaroon tayo ng buhay. Paano? Unang 1:5-11, pinatotohanan ito ni Apostol Juan. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamagitan ng Kanyang Anak. Isipin niyo, mga kapatid. Diba? Ito yung dapat natin tanggapin sa buhay natin habang tayo ay nananatili sa daigdig nito, mga kapatid. Ito yung dapat nating panghawakan, na binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos Ama na magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Kanyang Anak. Sino yon? Walang iba kundi si Jesucristo. Siyang namatay sa krus, siyang nagpakahirap sa krus dahil sa ating mga kasalanan. At tandaan natin, mga kapatid, hindi tayo makalalapit sa Ama kundi sa pamagitan lamang niya. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Ito'y sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, dahil kay Kristo
2:18, dahil kay Kristo. Tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamagitan ng Espiritu. Amen. Glory to God. Dito makikita mo, mga kapatid. Si Apostol Pablo, di ba? Tandaan natin, ano ba ang naging buhay ni Apostol Pablo? Dati siyang taga-usig ng mga Kristiyano nung panahon ng mga apostol. Dati siyang taga-usig na tagasunod ng Panginoon Jesucristo. Pero ang ginawa ng Panginoon Jesucristo, ginamit si Apostol Pablo para sa mga hintil at ipalaganap ang kanyang salita o ang kanyang ebanghelyo. At ito na nga. Isipin niyo, mga kapatid, tinanggap ni Apostol Pablo yung daan, yung katotohanan at ang buhay. At hinahangad niyang makalapit sa Ama sa pamagitan ng Anak. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Yan ang ginawa ni Apostol Pablo. Kaya tinanggap niya sa buhay niya ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kaya nga, sinasabi niya rin, mga kapatid, ni Apostol Pablo sa Efeso 3:12, ganito sinasabi, dahil sa ating pakikipag-isa sa pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng panatagan loob. Amen. Glory to God. Walang alinlangan, kundi buo ang kalooban, ang paglapit natin sa Diyos Ama. Bakit? Dahil sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Kaya nga, sabi nga rito sa Roma 5:2, sinulat din naman ito ni Apostol Pablo, sa pamagitan nga niya'y tinatamasa natin ang kagandang loob ng Diyos at tubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa Kanyang kalawalatian. Amen. Glory to God. Diba? Glory to God, mga kapatid. Ito yung dapat nating panghawakan sa buhay natin. Na sa lahat ng ito, lahat ng tinatamasa natin ay sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo nung siya ay nagkatawang tao nung panahon na yon. Nakakalungkot isipin bakit hanggang sa panahon ito, yung mga Hudyo, yung mga Pariseo, yung mga Saduseo ay nag-aantay pa rin ng kanilang hari na darating. 2,000 years ago, hindi nila tinanggap si Kristo na nagpatotoo sa kapangyarihan ng Ama. Hindi nila tinanggap, pero hanggang sa panahon ito, mga kapatid, nag-aantay pa rin sila na hari na darating. Birihin nyo, Prime Minister na ang namumuno sa kanila, hindi na hari. Nakakalungkot isipin, pero yun ang katotohanan, mga kapatid. Kaya nga sinasabi nga ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Hebreo, sabi nga no, sa 10:19, kaya nga mga kapatid, tayo malaya ng makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Yun na hindi natanggap ng mga Hudyo na merong namatay ni Jesus, na sila naging dahilan din na sila mismo. Tandaan natin mga kapatid, no? Hindi ang mga Romano ang pumatay sa Panginoong Jesucristo, which is ang mga Romano, dahil ang panahon na yon, mga kapatid, sila yung namamahala sa Israel. Sinakop ng mga Romano ang Israel, kaya sila yung nagpatupad, no, ng kamatayan ng panahon, batas nila yon. Pero ang totoong nagpapatay sa kanila, mga kapatid, ang totoong nagpapatay sa Panginoong Jesucristo ay walang iba kundi yung kapwa niya, mga Hudyo, yung mga punong pari nung panahon nila, yung mga tagapagturo ng kautusan nung panahon ng Panginoong Jesucristo, sila ang nagdala sa Roman kay Poncio Pilato para ipilit na dapat mamatay si Kristo. Yan ang katotohanan, mga kapatid. So bilang mga Kristiyano sa panahon natin, ito yung ating pangahawakan. Malaya ng makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa pamagitan sa kamatayan ni Jesucristo.
Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, tinatanggap natin sa buhay natin na namatay si Kristo sa krus para sa ating mga kasalanan. Pero yung mga Hudyo, mga Pariseo, wala, hindi nila tinatanggap, hindi, wala silang kinikilalang minamatay sa krus. May alam silang namatay sa krus, which is isang makasalanan na lumalaban sa Diyos nila. Kaya nila pinapako sa krus ang Paunso Kristo, which is itinutuwid, itinatama ng Paunso Kristo nung panahon nila, pero hindi nila matanggap ang Paunso Kristo. Dahil bakit? Kasi nga, laging binabanggit ng Paunso Kristo na siya'y anak ng Diyos. Pero ang paniniwala nila, iisang Diyos lamang talaga. New Testament, Old Testament, may nag-iisang Diyos. Pero sabi ko nga, huwag natin kalilimutan yung anak ng Diyos na nagkatawang tao, which is ang Panginoong Jesucristo. Ang linaw na sinasabi sa talata, mga kapatid. 1:14, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa akin at manalig din kayo sa Diyos. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Ito, nagpapatotoo lang ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Di ba? Nawa, mga kapatid, no? Nawa. Naunawa at naintindihan nyo ang ating napag-aralan at napagbulay-bulay ng salita ng Diyos na sa ating buhay pananampalataya, spiritual na pananampalataya, itong talatang ito ay napaka siksik, no, ng pagpapala, spiritual na pagkain. Bakit? Kasi hindi mo ito matatanggap kung wala kang kaloob, no, ng Espiritu Santo. Kasi matatanggap mo to ng buo. Itong tatlong bagay na ito, na ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, matatanggap mo to ng buo kung lubos na ikaw ay nagtitiwala sa Panginoong Jesucristo, mga kapatid. At nawa, no, maraming salamat muli, no, sa mga kapanood nito. At nawa, magpatuloy lang po tayo, mga kapatid. Happy New Year, no? Panibagong taon, panibagong mga pagsubok na darating sa ating buhay. At nawa, no, itong talatang ito ay panghawakan natin, mga kapatid, no? Na 1:14, panghawakan natin itong talata na ito, mga kapatid. Dahil ito lamang ang siyang isa sa mga pangako na dapat natin panghawakan na makapasok, no, sa kaharian ng langit, mga kapatid. Napakalinaw. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Yan po ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Nawa, hanggang sa muli, mga kapatid. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Sanawat sanawa. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.